Paglandad niya tungkol sa Davao Death Squad, hindi nag-iisa si Arturo Las Cañas. May iba pang testigong nagsalita. Tapusin ang video para maintindihan ang buong kwento. Pinakamaraming tugma sa affidavit ni Las Cañas ang mga naunang patotoon ng dating DDS gunman din na si Edgar Matubato. Pare-pareho ang mga pangalan na kanilang binanggit na miyembro ng DDS. Kinumpirma rin ni Matubato na malapit si Las Cañas kay Pangulong Rodrigo Duterte. Parehong itinuturo ni Las Cañas at Matubato si Sonny Buenaventura bilang tagapagbaba ng kill order ni Duterte sa DDS. Tinuturo rin nila pareho ang Laot Quarry bilang tambakan ng mga bangkay na mga pinapatay ng DDS. May mga katugmang pahayag din ng dalawang aminadong mamamatay tao, sina Alias Jose Basilio at Crispin Salazar. Mga testigo silang nakausap ng Commission on Human Rights or CHR. Pirmado nila ang kanilang mga sinabi. Itong si Basilio na recruit daw sa DDS noong 2002 bilang civilian asset. Ang mga sinasabi niyang bahagi ng DDS nagmatch sa mga pinangalanan ni Las Cañas. Itinuturo rin ni Basilio si Sonny Buenaventura at ang kanyang malaking role sa DDS. Sabi rin ni Basilio, tapunan nga ng mga bangkay ang Laot Quarry. Ito namang si Salazar ay dating miyembro ng NPA. Sabi ni Salazar, si Duterte mismo ang nag-recruit sa kanya. Pareho sila ng sinabi ni Las Cañas na umaabot ng 15,000 pesos ang reward sa mga hitmen sa pagpatay ng bawat tao. Meron pang dalawa. Isang pulis at isang barangay captain na nag-testify sa CHR noong 2009. Sila ay sina SP01 Vivencio Humawan Jr. at Barangay Captain Fulgencio Pavo. Pinangalanan ni Las Cañas na miyembro ng DDS ang dalawang ito. Itong si Humawan at si Pavo, kinumpirma na merong Heinous Crimes Investigation Section o HCIS sa ilalim ng Davao Police. Ito ang sinasabi ni Las Cañas na bahagi ng DDS. Itong si Humawan, tiniyak na bahagi ng HCIS si Las Cañas. Ang mga ganitong magkakatugmang testimonya ay nagpapatibay ng testimonya ni Las Cañas. Sa huli, ang magdedesisyon kung tatayo ito sa paglitis ay ang International Criminal Court o ICC. Para sa mga detalye, basahin ang buong storya sa Rappler.